Hello guys! Good morning and welcome back ulit sa aking YouTube channel. So kahapon nga pala guys, dumating yung aking ice cream na in-order. So actually, mabilis silang nag-deliver kasi nag-order ako noong October 30, 31, dumating din. So yun, isang araw lang. Pero minsan, pag nag-order ako, minsan tatlong araw, apat na araw. Ganun, saka pa dumadating. Pero yung order ko, grabe, ang bilis nilang mag-deliver. Anyway, yun nga pala guys, yung ice cream ko kasi konti na lang, talagang ang dami naghahanap ng ibang flavor, ibang ice cream na wala na ako, so sayang yung benta, sayang yung mga hinahanap ng ating customer. Kaya since konti na lang din naman yung natira ng aking ice cream, ayun, umorder na ako guys. So yung order ko pala guys ay nasa 5,580.14. So, baliktad natin para makita niyo lang. So, ayan po ang ating order, guys. October 31 po sila nag-deliver. Ayan. So, usually, ang order ko, guys, nasa 5,000 mahigit para sa subsidy ng kuryente. Kasi sayang naman, di ba? Kung ang subsidy kasi na binibigay ni Creamline, pag naka at least 5,000 ka in a month, meron tayong natatanggap na 5%. Subsidy sa kuryente. So, ayan. Ang total order ko pala ay nasa 5,580.14. So, may OS guys. Ibig sabihin, out of stocks. Ayan. Nasa na ba yun? Yung nakabilog, out of stocks. Jumbo cone. Nabenta pa naman to sa akin. 7 na jumbo cone. Wala sila. So, ayan. Tapos, itong mga to, September, March, and April, ito ay mga subsidy ko na matagal nilang tawag dito, binigay. So, yung binayaran ko na lang is 4,702.80. So, ayan guys, balik tayo. So, ako talaga, meron akong file ng aking mga resibo ng pag nag-deliver sila. Kasi guys, minsan may time talaga na pag hindi mo chinek yung ano nyo, yung subsidy nyo, talagang quits. Nakalimutan nila at wala na. Pag hindi mo pinalo up, wala na, 'di ba? Sayang. Kaya nga ako iyon yung Creamline ang pinili ko since meron talagang subsidy ng kuryente kasi malaki din, 'di ba? 5%. So ayan. So pakita ko sa inyo ang aking ice cream. So actually masaya tayo kasi yun nga, meron na tayong ice cream ulit, nakapag-order ulit at masaya din ang ating mga customer kasi madami nga naghahanap na wala na. So, kailangan order na talaga. So, ayan guys. So, mabenta sa akin yung mga jumbo cone, mga ganito guys. Cream cone, to naman 20. Jumbo cone, 27. Ayan. So, madami tayong ice cream. So, yung mga nakatab na maliliit. Tapos, meron din tayong mga nakatab na malalaki. Uy, meron silang bagong flavor. Ay, hindi. Bago pala yung ano nila. Bago yung ano. Yung 2-in-1 na family duo na salad tsaka ube. Bago yung ano nila, oh. Yung packaging, ayan. So, hindi ganyan yung packaging nila noon. So, ganito kasi yung packaging nila, guys. No, no. Ayan. So, ngayon, iba na. Ayan, oh. So, ang sarap. So, ano naman siya, guys? Masarap ang Creamline ice cream. Creamy. Masarap talaga siya. So, ayan po ang ating ice cream. Punong-puno na naman. Ayan. So, madaming, ano, choices ang ating customer na. Like nung talagang konti na lang talaga yung ice cream ko guys. Pag naghahanap, meron ka bang ATR, meron ka bang pinipig, meron ka bang sabi ko, ay wala na, naubos na. So yan, nanghihinayang ako noon guys. Kasi di ba naka-on yung ano natin, naka-on yung freezer, tapos wala ka namang stocks. Madalas pag ano, konti na lang yung stocks mo, tapos kada ano, wala, di ba? So ayun, meron na tayo ngayon. So pag meron na guys, lalo na yung mga naghahanap lagi madalas, sinasabihin ko, oh, meron na akong ano nga, meron na akong ganito, nakapag-deliver na ako. So ayun, update po natin ang ating mga customer na madalas naghahanap ng ice cream. Kasi minsan, may time na, lalo na pag umaga, basta pag ano, remind nyo na lang sila guys. Kasi pag hapon yan or maya-maya lang yan, bibili na ulit. So, ayan. So, minsan kailangan natin mag, ano, parang nag-commercialize sa ating mga paninda, di ba? Kasi yun talaga is, yun yung other way para mabenta ang ating mga paninda, di ba? So, ayan. So, pag ano guys, mag-file talaga kayo, mahirap na wala tayong file. Kasi meron tayong babalikan, meron tayong titingnan
kung ano man yung ating mga subsidy na natatanggap. Kasi ako talaga, di pwedeng wala. Ayan, checking at saka naka-file. So, yun nga pala guys, kwento ko lang sa inyo. Dati talaga, no first year po namin ng ice cream, talagang mabenta. Sobrang mabenta yung ice cream ko guys. Siguro nakaka-order ako every month ng 10,000 above. Kasi dalawang beses ako umu-order sa isang buwan, nasa 5,000 mahigit po yun. Kaya lang nung nag-start na nagbukas yung tindahan dito, kasi dalawa yung tindahan dyan malapit sa amin sa school. So maganda talaga pwesto nila guys, kasi malapit sa eskwelahan, madaming mga bata, madaming mga estudyante. So yung ice cream nila, magkapatid yun sila guys, pero happy yung tindahan. Ice cream nila is Ace Ice Cream tsaka Joyce Ice Cream. So nung ano nga, sabi na parang naglolokohan nga lang daw kasi pareho lang naman daw yun, isang company lang. So yung isa bumitaw, since may nag-alok, actually dito, nag-alok dito sa akin ng Selecta, kaya lang hindi ko siya binitaw. Hindi ko binitawan yung cream line ko kasi aside sa masarap na, mayroon pa akong, mayroon subsidy si cream line. So hindi talaga, nung in-offer sa akin ng Selecta, tapos sabi ko nga, mayroon po ditong may tindahan, baka gusto nila ng Selecta. Kaya ayun, kinuha nila yung Selecta, nag-ano sila, nag-apply sila. So may pumunta naman dito eh. So pinuntahan din nila doon. So talagang una dito talaga sila nag-offer. Kaya lang sabi nga, pag kukuha daw ako ng Selecta, dapat daw bibitawan to. Sabi ko, ay hindi po, susunod na lang po, sabi kong ganun. So sayang naman, di ba? Kasi at ako, ito na ay magdadalawang taon na sa akin. So malaking bagay siya sa akin, malaking tulong. Aside dun kasi sa, ano guys, dun sa paggula na masyadong laman yung aking cream line ice cream, pwede ko siya lagyan ng yelo. Unlike siguro sa Selecta, di ba? Baka hindi, baka bawal yun. So, yun lamang guys ang aking sinishare. Maraming salamat sa panonood. Paalam, bye-bye.